Alamin muna natin ang magiging lagay po ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kahapon may binabanggit ka na cloud cluster. Ano na ang nangyari dito? Naging low pressure area ba o natunaw? Yes, kabayan, low pressure area na ang kumpol ng kaulapan sa silangan po ng Southern Luzon. At kaninang hapon, nasa layo itong 575 kilometers silangan ng Viracatanduanes. Magiging maulan po sa halos buong bansa bukas, kaya maghanda at magingat dahil posible ang mga pagbaha at landslides. Sa wind forecast ng The Weather Company, bukas kikilos pa palapit sa may Bicol region ang LPA at magsisimula itong humila ng nagbabalik po na habagat. Pagsapit na ng Webes, tutungo ang LPA sa may Northern Luzon at halos buong bansa po ang sakop ng malawak na ikot ng hangin, kaya isang LPA pa ang nakikitang mabubuo naman sa West Philippine Sea. Posible pong mabuo bilang bagyo ang isa sa dalawang LPA na ito pagsapit ng weekend at bibigyan ng local name na Dodong. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahon na potential na ito dahil magbabago pa ang pinakita nating pagtaya. Sa rainfall forecast para bukas, maulan na sa umaga sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Maguindanao provinces. Bago po magtanghali, buong Mindanao na ang makakaranas ng mga pag-ulan at may malalakas na buhos sa hapon sa Bukidnon at dito po sa Agusan del Sur. Marami pang ular sa Mindanao, marami pang lugar sa Mindanao ang makakaranas ng pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, meron na ring ulan sa umaga sa bahagi po ng Biliran, Bohol, Siquijor at Negros Island, maging dyan po sa Aklan. Sa tanghali, maulan na rin sa halos buong Visayas at hapon po hanggang gabi, maulan pa dito sa Central at sa Eastern Visayas. Sa Palawan, wala pang asang ulan maghapon bukas, pero pagsapit po ng gabi may kaunting ulan dito sa may katibugang bahagi ng probinsya. Sa Luzon, maulan na rin po sa umaga dito sa Romblon, sa Quezon Province, Rizal at Laguna. Meron na rin mga pag-ulan bantang tanghali sa buong Bicol Region, ibang bahagi pa ng Calabarzon at maging sa Aurora. Sa hapon po, may malalakas na ulan sa may Abra, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Southern Mindoro, Bundok Peninsula at dito sa Albay Province. At maulan pa pagsapit ng gabi sa Southern at Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Magiging maulan na rin po bukas dito sa Metro Manila, lalo po bandang hapon hanggang gabi. Kaya huwag kalimutan lang inyong mga payong at kapote. Samantala, nasaksihan naman ng mga residente ng Ilocos Sur kahapon ng tanghali ang hugis bilog na bahaghari na nakapalibot sa araw o yung sun halo. Nagkakaroon po ng sun halo dahil nababali ng maliliit na ice crystals sa matataas na cirrus clouds ang tumatamang sinag ng araw, kaya nahahati sa pitong kulay ng bahaghari na animoy pabilog sa palibot ng araw. Pwede rin magkaroon ng halo ang buwan kapag gabi. Nagdulot naman ng takot sa ilang residente ng Barangay Kilim sa Baybay City, Leyte ang paglitaw sa karagatan ng isang ipo-ipo o waterspout Lunes din ng hapon. Kwento ng mga residente, bago ang insidente ay mainit ang panahon sa lugar na dahilan para magkaroon po ng thunderstorm at mabuo ang ipo-ipo. Nalusaw din ito matapos ang 10 minuto. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,